enhance incentive guidelines. Okay, so ito, in-enhance din po yung paraan kung paano tayo makaka-receive ng incentives natin. Okay, anong scope? Okay, new dealers may now opt to receive their weekly incentive via bank transfer. So ito maganda, no? Yung commission pala natin, meron na tayo ngayong option na ma-receive siya. It's either check or via bank transfer. Okay, so iba pa to dun sa dating iba pa dun sa dating in-offer sa atin ng company na sa Paymaya, okay, yung Power Wallet, iba pa ito, ha. Okay. Okay, registration guidelines. So paano na natin siya paano tayo magkakaroon ng options? Una, applicable to new dealer account registered from January 3, 2022 onwards. E paano ako luma na ako, tagal ko na. Okay. So para ma-avail mo tong program na to, dapat mag-register ka ng panibagong account mo. Okay? Kung halimbawa, wala ka pang hindi pa puno yung titanium accounts mo, mag-titanium ka. So meron ka ng bagong dealer account. Tapos ngayon, pwede na siyang i-apply, ma-consolidate lahat ng commissions mo as doon sa kung gusto mo siyang ibabangko na natin siya. Okay, mamaya didiscuss ko pa sa inyo yan. Not available for minors. Bakit hindi pa siya pwede sa mga bata? Okay, syempre may contract ito between the bank. So sa office natin walang problema, pero kasi sa bangko, meron silang mga tinatawag na guidelines na kailangan nating sundin. Okay? So ibig sabihin, hindi pa siya pwede sa mga bata. Okay, hindi pa sila pwedeng pumirma ng kontrata. So tayo, pwede na kasi tayo. Okay? If a current dealer, the dealer number to be enrolled in this program must be indicated on the incentive auto credit form. This dealer number must not be registered yet with the Power Wallet Paymaya platform. So ibig sabihin, kung halimbawa kung magre-register daw tayo sa auto credit, ibig sabihin kung gagawin po natin na via bank na yung commissions natin, dapat daw yung account, yung dealer number na i-enroll mo doon is hindi pa siya naka-enrolled sa Power Wallet or Paymaya platform. Yun po yung sinasabi. Paano kung yung account na yon is naka-register na sa Paymaya or Paymaya platform or kaya sa Power Wallet ng First Vita Plus? So parang ang gagawin po dapat is i-retrieve back muna yung account mo as regular account. Ibig sabihin, yung parang sa cheque lang muna. So meron siyang, syempre meron siyang processing days kung ilan yon. So pag nag-normal, na ibalik na doon sa original state yung commission yung paraan ng pag-reserve mo ng commissions mo, is tsaka pa lang pwede siyang may enroll dito sa tinatawag nating via bank na sa diretso na sa banko mo. Okay, so hindi pa ito ganun sobrang kalinaw, pero wino-work out na po ito ng office natin doon sa may mga naka-register na sa Power Wallet or Paymaya platform. Pero ang maganda ho kasi dito, kung yung account nyo po yung tinatawag natin is virgin account siya, so hindi pa siya naka-enroll sa any dito sa Power Wallet or Paymaya platform, pwede ho natin siya isama doon sa auto credit form na applications natin. Okay, so halimbawa merong yung tatlong accounts mo is hindi pa siya naka-register sa Power Wallet or Paymaya platform, so pwede natin siyang may option na po tayo na papunta diretso na sa bangko natin yung commissions natin kasama nung bagong account mo. Okay, so ang usapan kasi dapat January 3, 2022. Kaya lang kung yung mga account mo is 2020 January 1 pababa o January 2 pababa yung edad niya. Okay, so hindi yun kasama. So dapat daw January 3 onwards. So dapat para ma-avail mo yung services na yun, dapat meron kang bagong account. Tapos isasama lang natin yung mga old accounts mo. Okay? So what's next? Okay. Dealers must fill up an incentive auto credit form. So yung dealer daw po is mag-fill up niyan, okay, ng auto credit form. Okay, dealer must submit the incentive auto credit form together with the following documents. So saan naman natin makukuha yung incentive auto credit form? So pwede po natin itong ma-request sa Chemist Vita o kaya dito sa opisina natin, pwede ho natin yung ma-request yan. Okay, sa product center, I don't know kung available na siya, kung pwede na. Okay, dealer must submit the incentive auto credit form together with the following documents. So pag nakakuha na kayo ng auto credit form na yun, papakita ko sa inyo later kung ano itsura nun. Dapat, ma-submit mo yung dealer's information sheet mo. So ano yung dealer's information sheet mo? Yung dating, di ba, nag-fill up po tayo ng registration form, tapos may carbon copy.
So dapat mai-attach po natin 'yon. Proof of bank account. Okay, so ibig sabihin, paano kung halimbawa, Jeff, ang account ko is ATM lang siya, wala siyang passbook. Okay, siguro baka pwede na yung harap ng ano mo ng ATM mo na merong account number. Okay? Yan, or kumakaingi ka ng bank statement sa bangko mo, mas maganda 'yon, mas matibay. Copy of a primary ID. Okay, so ano ba yung mga primary ID natin? Okay, so tignan po natin sa First by the Plus list yung mga primary IDs na na in-approve ng opisina natin. Kasi minsan may mga dealer na makukulit, pinipilit nila na itong ID ko is, kunwari, dalawang secondary ID, pinipilit nila na ito, pwede na to. Hindi, minsan may mga primary ID tayo na pinipilit natin pero para sa By the Plus hindi naman siya primary ID. Pero kadalasan naman po, huwag kayong mag-alala, as long as identified siya as primary ID ng primary ID, kinoconsider naman po ng First by the Plus. Pero to be safe, tignan niyo na po yung mga primary, yung mga IDs na acceptable, okay, ng First by the Plus. Okay? So yun lang naman tatlo. So ito yung itsura ng incentive auto credit form. Okay, so ito siya. So ito, to be filled up by the dealer. So yung mga yung binilugan po dito. So yung dealer account number, dealer bank account number, so of course lalagay mo dyan. Okay? Dealer bank account name, lalagay mo dyan, tsaka yung account number. So pifill upan mo yan. Tapos check mo kung current ba yan or savings. So ano ba yung current ay yung checking account? Yung savings ay yung regular na ipon mo. So dideclare mo yan dyan. Okay, tapos isang bangko lang ha. Okay, hindi pwedeng kunari ang bangko mo tatlo tapos staggered mo kung ano, meron kang BDO, meron kang Security Bank. Isa lang, pili ka lang, mag-nominate ka lang ng isa. Okay? Tapos application guidelines incentives. Oh, madali lang 'to. Okay, incentives will be released via bank transfer on a weekly basis. So, 'di ba every Friday po ang commission day natin? So, doon niyo po marireceive 'yun every Friday po, automatic po 'yun. Siguro bigyan niyo lang ng mga after 9 o'clock, after banking hours, kasi usually naman pinoprocess pa yan, pinoprocess na po yan Thursday pa lang. So pagpasok ng banking hours ang Friday, makikita nyo na po yan. Siguro bigyan mo lang na leeway, mga 10 o'clock, 11 o'clock, reflected na yan. Okay? Incentive will be deposited into the bank account nominated by the new dealer in the incentive form, incentive auto credit form. Okay, so yan, technically, papasok nga daw yung incentive nyo po doon sa ininominate mo na bangko. So, yung iba kasi, baka mamaya ma-confuse. Sinabi, diretso na sa bangko mo, baka iisipin nyo po na First by the Plus yung magbibigay sa inyo ng bangko. Hindi, dapat may existing bank account ka na. Okay? So, dapat may existing bank account na po kayo. Then, auto-crediting of incentive earned will start on February 11, 2022. First cut-off of February. Okay? So, February 1 to 7. So yung mga checkin ni February 11, yung may pumasok na sa grupo nila lang from February 1 to February 7, checkin na niya ng February 11 yan. Diretso na po yan doon sa bangko niya kung ninominate po niya yon na auto credit na siya. Okay. So ibig sabihin, very convenient ito. Ito po isang napakalaking advantage po nito. Kung titignan ho natin, hindi lang ho para sa atin. Kung para kanino po, sa mga prospect natin na OFW. Oh. Yan, eto po ngayon, medyo talagang na kami ng mga grupo ko sa abroad. May grupo ko sa Amerika, may grupo ko sa Dubai, may grupo ko sa Bahrain, may grupo ko sa Singapore, may grupo ko sa Japan, may grupo ko sa Korea. Ngayon, nagmi-meeting na ho kami ng mga dealer ko kasi kadalasan sa mga yan, mga Pilipino na may bangko dito. Oh, so anong maganda ho nito? Ang maganda nito, unang-una, kailangan nilang mag-register ng panibagong account. Okay, para ma-nominate yung mga pangalan nila o ma-i-apply nila yung mga pangalan nila, yung mga existing dealer number nila o existing account nila dito sa First by the Plus na madiretso na sa bangko nila. So ibig sabihin, mawawala na sila ng cheque. Dediretso na sa mga bangko nila. So ang sinabi ko sa kanila, malaking bagay ito kasi makakaipon kayo dahil dumediretso na sa bangko nyo yan. So ang maganda nito, hindi nyo ipunin nyo yan kasi pag uuwi kayo ng Pilipinas, meron kayong gagasusin. O kaya kung yung bank account na yan, nawi-withdraw ng mga pamilya nyo rito, diretso na po, hindi na po hassle na. Kasi dati po ang totoong nangyayari ito, yung mga dealer ko po sa abroad, naka-SPA sa akin kadalasan. So ako yung kumukuha ng cheque nila, tapos as part ng servisyo ko sa mga dealer ko,
dinideposit ko sa mga bangko nila. Eh kung meron silang yung iba-iba yung mga dealer ko, hindi naman isa bangko niya mga yan. Pero kadalasan sa kanila, like for example, Japan ko, yung Japan group ko, Metrobank yan. Kasi merong Metrobank sa Japan. So pag nag-deposit ako dyan, minsan, maraming cheque. Eh, kaya lang iba, ang dami ko rin sinusulat. So eto, magiging pabor na rin sa akin to kung tutuusin. At sa mga uplines na nag-aasikaso ng mga dealer nila overseas. Ayan. So magiging pabor na to kasi diretso na. Sa part mo, hindi ka na umahawak ng documents, hindi ka na umahawak ng cheque. Okay? Diretso na sila, diretso na yung mga commission sila sa mga designated bank nila. So maganda sa mga may mga downlines o may mga dealer na inaasikaso overseas, sobrang favorable po ito sa inyo. Okay? Ayan, incentive, auto credit form may be submitted as early as January 10. O ibig sabihin, January ano na ngayon? 20. So meron tayong 10 days. So ibig sabihin, pwede na po pala kayong mag-isip-isip kung ipapatransfer nyo na po sa checklist. So ibig sabihin, diretso na po sa mga accounts nyo. Medyo meron na po kayong option mag-isip-isip. Okay, so ito rin po is maganda rin to i-offer sa mga nagiging dealer natin na malalayo o kaya mga talagang medyo hassle sa kanila. Sa part din kasi ng product center, medyo bawas din ito sa trabaho nila. Okay, tapos dito sa opisina natin, nababawasan din yung sinasabing pagpunta ng mga tao para at least yung social distancing medyo na pe-prevent po natin, na enforce po natin, okay? Pero hindi ko po siya nakikita as negative. Nakikita ko po siya as advantages sa lahat sa atin kasi bakit? Kadalasan naman po sa atin ngayon is online na. Even yung may mga online banking na po, 'di ba? So ibig sabihin na che-check na natin yung mga pera natin sa bangko sa application na ino-offer ng bangko na meron tayo. 'Di ba? Like ako, I got 3 banks, so tatlo yung bangko ko. So tatlo rin yung apps ko na sinecheck ko doon. So ang maganda nito, nakikita ko siya as advantage sa part natin. So napakagaling nga po nung ginawa ng opisina natin kasi hindi na po natin kinakailangan magbiyahe papunta dito sa opisina, okay? So maganda po nito, meron na tayong option. Okay?